ni Kuya Elmer, pag-uwi niya, wala si Lucille, hinahanap mo pa dahil nag-inom. Nung umpisa naman, ang samahan ninyo, maayos naman po, Mang Elmer. Hindi, ma'am, kasi pag-uwi ko galing sa anak buhay ko, yung mga anak, nagkakalat. Saan daw po ang mga anak nyo? Sa kalsada, wala pang ligo-ligo. Siya andun sa mga walang inom, tungit. Andun sa tungit. Isang linggo na kayong hindi umuwi. Isang linggo na po. Okay. So, saan po kayo umuwi? Sa kanya. Diretso ang tanong, Mang Elmer. Wala na po ba kayong balak umuwi? Pumupunta ako sa mga anak ko. Dinadalaw ko sila para bigyan ko ng pagkain. Ay, naawa ko eh. Ama ko eh. Opo. Pag tapos ko bigay sa kanila, alis na ako. Punta ako sa kanya. Okay. Sa maraming beses po na hindi nyo nagugustuhan ang mga ginagawa ni Lucille, ano po yung kaisa-isang bagay na ginawa niya para talagang sabihin ninyo na ayaw nyo nang umuwi? Pinakamasakit na ginawa po niya. Pinakamasakit niyang ginawa sa akin, yung pinabayaan niya yung mga bata. Hindi niya pinasikaso. Okay. Diretso ang tanong, Mang Elmer, wala na po ba kayong pag-ibig para kay Lucille? Wala na, ma'am. Wala na kayong pagmamahal para kay Lucille? Ano po ang pwede niyang gawin para magkabalikan kayo? Magbabago siya. Sa alang-alang sa aming pamilya. So kung magbabago si Lucille, may pag-asa? Pag-isipan ko muna. Mga isang taon. Masakit mang isipin at mapakinggan, Ate Lucille, pero talaga pong inamin na ni Kuya Elmer na wala na siyang pagmamahal para sa'yo sa mga kadahilan ng may mga naging pagkukulang ka sa kanya at sa mga bata. Gusto ka naming tulungan, gusto naming maayos yon, at gusto naming matanggal itong addiction mo sa pagsusugal at pag-inom. At ipagdasal natin na sa tulong ng Trio Tagapayo, mahimasmasan pa ang isipan at puso ni Kuya Elmer na magbago pa ang lahat at makabalik siya sa kanyang asawang si Lucille. Kailangan po natin ang Trio Tagapayo sa pagkakataong ito. Sa batas natin ay talo kayo. Ngayon, nakikita ko rito, kung ganun man na may pagkukulang siya, o man may naging pagkukulang ka rin eh. Kung fafilan mo man ito ng petition for legal separation, ikaw hindi ka inosenteng lalaki. Dahil nangalo niya ka eh. Minsan po, mahihingi ako ng ano, ng pera sa anak. Sa anak, hindi nagagalit yung anak mo. Minsan po, naglalaba ako. Para lang sa pagmamahal. Mukhang matapos pong ibigay sa inyo yung counseling ay may nakakalungkot na balita pa rin dahil talagang attorney, mukhang wala nang pag-asa yatang magkabalikan. Paano po kaya yun? Ako'y nabagabag siya nga doon sa naging sagot ni Mang Elmer sa tanong nyo kanina na kung mahal pa niya itong si Lucille at ang sabi niya ay hindi na. Bagaman binibigyan niya ng pagkakataon upang magbago, ay dapat nating alalahanin na yung pangunahing obligasyon ng mag-asawa ay yung sila'y magsama sa isang bubong at magmahalan, maggalangan, magrespetuhan. Na nakikita ko rito ay mukhang wala na kay Mang Elmer. Subalit, dapat ding alalahanin ni Mang Elmer na bagaman na meron ng siyang eka ngay cause of action laban dito kay Aling Lucille, ay dapat tanggapin din ni Mang Elmer na siya man ay naging may pagkukulang at may nagawa na rin kasalanan. Maaring yung relief o yung kagustuhan ng isang partido na magkaroon ng legal separation sila ay maaring mahadlangan sapagkat meron din po tayong prinsipyo sa batas na sino mang ay lalapit sa hukuman, kinakailangan meron siyang malinis na kalooban, meron siyang malinis na kamay upang ipagkaloob sa kanya yung hinihingi niyang relief o prayer. Yun lamang, Changami. Salamat po, Attorney Ben Acosta. Mukhang marami rin po kayong nadiskubre
kay Ate Lucille, Dr. Camille during our counseling. Totoo yan, Chang, ano? Alam niyo, napakahirap para sa isang tao na sabihin kaya niya magbago. Pero kung gugustuhin, kaya po talaga. Unfortunately, ang kanyang pagsusugal ay inabot na po ng halos magsasampung taon na. At kung tutusin po, doon po sa 10 taon yun, umabot na rin sa punto na halos 8 hanggang kalahating araw po siyang nagsusugal. Nagulat din po ako ng inyong panganay na anak ay hinihingan niyo pa ng pera para lang sa pangsugal niyo. Naglalaba kayo para lang din sa pangsugal niyo. Sana magawa niyo ng paraan na talagang ayawan niyo to. Salamat po, Doktora. Naku, Father, mukhang kailangan po ng matinding gabay at panalangin ni Ate Lucille. Tama po yan, at siyang Ami. Dahil may kasabihan tayo na pag mahal natin ang isang bagay o isang tao ay binibigyan natin ng panahon. At ganoon din ang ating Panginoon, no? Ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay din ng panahon, no, sa atin, no? Nabigyan tayo ng Savior na si Jesus Christ, no? Kaya magandang tingnan ano ba ang puwang, no, sa ating mga puso, ang aral ng Panginoon sa atin, lalo na sa mag-asawa. Nawa ay itong episode na ito ay makatulong sa pagbalik-loob, sa pagpapatawad. At ako'y umaasa na sa tulong ng panalangin, no, wala pong imposible. Kaya ibalik natin doon. Salamat po, Father Albert, Nicaidor, at sa ating trio tagapayo. Alam po ninyo, mga kapatid, dito po sa Face to Face, ang lagi naming hangad ay ang mapagkasundo po ang bawat panig matapos nilang mailabas ang lahat ng kanilang sama ng loob, lahat ng galit nila. Pero kami po'y nalulungkot dahil nga matapos pa rin ang naging counseling kasama ang trio tagapayo, ay talaga pong buo na ang desisyon ni Mang Elmer na hindi na daw po siya babalik kay Ate Lucille. Hindi na po ba talaga magbabago ang inyong desisyon, Mang Elmer? Kasi po, Mang Elmer, syempre nalulungkot din kami dahil magpapasko. Paano po ang magiging Pasko ng mga bata at ng pamilya po ninyo? Paano, tanggapin ko kaagad, ma'am. At kung gagawin niya naman niya sa akin, pare, wala lang. Ganyan muna ako ng pagkakataon na ibalik ko yung alagaan ko yung mga anak ko. Para kahit paano makita niya yung pagbabago. Oh, wag niyo daw po munang kunin, Mang Elmer. Paano yun? Pagbigyan ko siya, doon na lang sa kanya yung bata. Opo. Dalaw-dalawin ko na lang. Kung makita ko siya magbago, baka mahulog naman yung loob ko sa kanya. Eh, paano po si Aling Nene? Parang mangyayarin, dyan lang siya? Mag-usap na lang kami ng kasinsinan. Pero talagang hiwalay na ba kayo, Mang Elmer, ni Lucille? Talagang hiwalay na ang puti sa dikolor. Wala na. Ah, hindi pa kayo makapag-decide. So, ibig sabihin, may konti pa ang pag-ibig. Okay, medyo na nabubuhayan ang mga Team Lucille. Ang Team Nene, Ate Nene, feeling ko mukhang kailangan mo munang umatras ka ng konti ba? Ano ba sa palagay mo? Para pag niligawan kayong okay na siya. Wala nang sabit, walang problema. Ano sa palagay mo? Usap sila dyan na maayos. Wala nang problema eh. Okay. So, hahayaan mo muna sila? Oo, oh, alagaan niya maigi yung anak niya. Oo. Unahin niya pamilya niya bago yung sugal at saka yung pag-iinom. So, hindi na uuwi si Elmer sa'yo? Hindi muna, Chang. Ha? Hindi muna. Okay, hindi muna. So, ibig sabihin, Elmer, sa proseso ng pag-ayos ng buhay niyo, out daw muna si Ate Nene. Pag ayos-ayos ka na, tsaka nasusugod ulit ang bataan. Sugod! Tsaka kailangan manligaw. Ha? So, final answer na yan? Okay. So, Ate Lucille, maswerte ka pa rin kasi nagparaya si Ate Nene. So, ibig sabihin,
huwag mong sirain itong pagkakataon na ito. Pag sinira mo pa to at hindi mo pa inasikaso mabuti, hindi na kami ang nagkulang. Hindi na si Mang Elmer ang nagkulang. Kundi sino, Ate Lucille? Maraming salamat. Kahit medyo malungkot, meron pa rin naging kompromiso kahit paano. Halfway ay nagkita at nagkasundo ang ating mga bisita. Aminan na po tayo, mga kapatid. Maraming aral na naman po tayong natutunan sa ating isyu ngayon. Sa bawat kabanata po ng mga relasyon, may mga problema ang daraanan kung saan masusubok ang ating katatagan at kung gaano kasolido ang ating pag-ibig at pagmamahal. Pero minsan dumarating din tayo sa puntong tayo ay napupuno na, lalo na nga kung ang ating pagiging mabait ay sadyang inaabuso. Sa mga mag-asawa, pahalagahan sana natin ang ating mga kabiyak at ang mga pagsisikap na kanilang ginagawa. Para ganun din ang maging balik sa atin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang tao kapag siya ay wala na sa piling mo. Salamat sa inyo, mga kapatid, sa ating mga kasausawan dito. Salamat din sa iyo, Hans Martel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ganon din sa mga sausawero at sausawera natin. At sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang tunay at totoong kwento. Maraming maraming salamat din po sa mga sausawero at sausawera natin online worldwide. Mahal po namin kayo. At bago lang po tayo tuloy ang magpaalam, inaanyayahan ko po si Executive Secretary Ruel Dairit mula po sa Office of the Mayor. Sir, maraming maraming salamat po. Tanggapin mo ang aming munting memorabilia galing sa Magalang. Aba, naku, magugustuhan po ng mga anak ko ito. Maraming maraming salamat po, sir. At maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin dito. Sa pamunan po ni at aming punong bayan, Mayor Romulo Pexon, ang aming Vice Mayor Roy Boy Bartolome, SB members, mga bumubuo ng municipal heads of offices and employees. Apo. At particular ang aming may opisina, mayor's office, mga aking mga kasama sa pamunuan ng bayan ng Magalang. Kami po ay nagpapasalamat, binabati namin po kayo at pinasasalamatan bilang pagpili ang aming munting bayan sa inyong programang Face to Face. Maraming salamat din po, sir. At dahil dyan, meron po kaming bandila para sa inyo, ang bandila ng Face to Face bilang pagpapatunay na kami nakarating na dito. At yung inyo pong t-shirt na nakalagay, Certified Sausawero ako. Muli, maraming maraming salamat po, sir. Thank you po. At thank you very much din po sa mga tumulong sa amin para may sakatuparan po ang pagkikipag face-to-face namin dito sa Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. Salamat po kina Mayor Romulo Pexon, Vice Mayor Renato Bartolome, Chairman Amado Guzman ng Barangay San Nicolas 1, sa kanilang Municipal Administrator Edel Morales, Municipal Chief PNP Ferdinand Perez, at maraming salamat syempre sa mga kapatid natin, mga kapampangan. Tutukan po at abangan nyo kami sa darating pang araw kung saan barangay naman po kami dadayo para makipag face-to-face sa inyo. At kung gusto po ninyo na sa inyong barangay kami dumayo, sumulat lamang po kayo o mag-email sa amin at pag-uusapan at aayusin natin ang inyong mga problema one barangay at a time. Muli, ako pa rin po ang inyong pamansang kapitana, ang inyong tiyang-amin na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya atin kang problema, pisabianta mo yan! Face to face! Para po sa inyo to, mga kapatid.